Dina ko nagagalit. And boom, good day sa inyo mga master. At nagbabalik tayo sa panibago natin video. At pag-uusapan naman natin ngayon mga master is about dito sa bagong bili kong helmet. Ano? Second hand ko lang siya nabili. At siguro, papakita ko muna sa inyo kung anong klaseng helmet to. Saka natin tatalakayin kung ano-ano yung anong mga detalye. Kung paano ko siya binili, kung kano ko siya nabili. Ano? So anyway, yung nabili nating helmet mga master is subukan lang natin mag-try ng iba. Ayan. KYT. Yung modelo niya mga master is KYT TT Course Flux. Haume Masha. Tama ba yung basa ko? Jaume o Haume? Yan. Haume Masha. Yung size na nabili ko mga master is medium, ano? So hindi ko pa siya nasusukat, kabibili ko lang. Nag-ayos kasi ako ng motor, so hindi ko siya mahawakan kasi madumi yung kamay ko. Kakatapos ko lang magawa ng motor. So ito. Yan. Super excited ako matry to. Anyway mga master, second hand to nabili ko. Second hand ko siya nakuha sa halagang 3,400, ano? Second hand, so basically wala na siguro siyang stock na iba kasi panggamit niya lang yata 'yan. O tapos hindi niya na nagagamit kasi para lang sa asawa niya, ano? So ito mga master, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ito yung box niya, ano? Ayan. Medyo may tama na yung box niya kasi ginawa niya raw patungan. Ayan. Ito yung size niya. Medium kay what it is. Yeah. May nag-request lang sa My Daycon na gawa natin siya ng review. Sukatin natin. Papakita natin yung sizing ng AGV ko sa KYT na to. Ano? So, para magkaroon lang kayo ng idea. Oh, wait lang. Mag-check din ako ng helmet dun sa labas. Kung anong makikita nating helmet na ibang sukat dun para makompare natin kung gaano siya kaluwag. Ano? Ito na yung flux mga master. Sobrang solid nito. Ang ganda, di ba? Angas, oh. Kakapunas ko pa lang yun, mga master. Yan. Ito yung likod niya. Ayan yung size niya. Wait lang. Ay, mag-focus. Basta kayong kita niya naman siguro medium. Ayan. Yan yung sizing niya, mga master. Medium. Wala. Super satisfied ako sa itsura niya, sa panlabas niya. Kasi, hinabol ko to for pang kapalitan ng AGV ko kasi nalalaspag yung AGV ko kasi kahit short ride lang, naka-AGV ako. No? So, bumili ako nito para kahit papaano may kapalitan yung AGV ko, hindi siya masyado naluluma kagad. Ito siya. Yan. At saka, isa rin sa reason kung ba't ko binili ito kasi kakulay na kakulay siya ng suit ko. Ayun. Oh, di ba? Pogi-pogi, mukha kang Power Rangers niyan. So, ayun. Sukatin na natin. Kasi 3 minutes na. So, in-expect ko 7 minutes lang. Tapos na agad yung video, no? Kukumpare natin siya rito sa AGV ko. Ayan. K3SV. Ang sukat niya is medium, 57. Medium, 57. Ayan. Ayan, solid. Ngayon ko lang nakita. Dito pala tinitignan sa loob kung Asian fit siya. Eto. Ewan ko nakita niyo dyan. Ayan. So, medyo madilim, ano? Pero, ayan. Asian fit yung nakasulat sa kanya. Asian fit. Medium, 57. Ayan. Tapos, ayun. Ito na yung idea natin sa AGV ko. Ayan. Medium din siya. Ito, matagal ko nang gamit. Taon na. So, masasabi ko sa inyo na sobrang komportable nito. Yung tenga ko hindi ipit. Hindi siya makalog. Kahit mabilis yung takbo, hindi ko makalog yung helmet ko. Ano pa ba masasabi ko sa helmet na to? Ayun, sobrang solid ng ano niya. Pero sa AGV, mga master, sa K3SV, medyo limited yung vision. Ano? Kasi nandito na yung ito. Nandito na siya banda. So, basically, kapag nakayuko tayo ng ganun sa truck, tapos nakatingin tayo ng tawag dito, medyo nakatingala yung tingin natin ng konti. Ano na siya, limited lang yung view natin. Hindi ko pa natatry itong flux, pero nakatry ako ng NFR nung unang track day ko, ano, sa kuya ko. Maganda yung vision niya. So, hindi ko lang sure kung sa durability, sa tibay, sa impact, pagsalo ng
pag tama ng ulo natin sa kung saan man tatama, yun yung hindi pa natin nasusubukan kasi hindi pa naman tayo nababagok gamit yung mga helmet na to. Pero yun, siguro masasabi ko lang, mas advantage siguro to kung sa crash lang kasi based sa Google, sa nakikita ko, medyo nasa mataas na position tong AGV compare sa ibang ano, ayun, mga kalinya yung mga Shoei, Arai, ganong helmet. Pero hindi naman siguro siya tatapat. Kasi low-end lang to, kay 3SV lang to. Hindi to yung mga Corsa-Corsa na nakakita natin sa presyuhang 30K plus, ganun, 40K plus, ganyan. So, yun, hindi ko lang masabi kung gano'n siya katibay kasi hindi pa nga tayo nababagok dito. Pero alam naman natin na AGV pa rin siya, kahit anong mangyari, di ba? So, ayun. Ito yung AGV ko, ayan. Anong modelo nito? Rossi 2002. Ayan, Rossi 2002, Sudden Moon AGV. Ayan. So, ayan. Balik tayo sa Flux. Sukatin natin. Hindi ko na sinukat yung AGV, mga master. Sinabi ko na yung feeling kasi almost everyday ko yan suot. Nung nag-rides ako dati, araw-araw. Kahit sa truck, suot ko yan lagi. Bibilang ko rin ang chin man to para dito na rin tayo mag-vlog minsan. Ano? Solid na ano ako sa design niya. Sobrang ganda ng design niya. Napupol ako sa design niya. So, sukat natin. Maganda sana kung suot din natin yung suit, eh, no? Suotin ko yung suit. Kakulay kasi siya ng suit. Papakita ko Power Ranger. Taka ganun ako. So, balik tayo ngayon mga master. So, suotin ko na yung suit. Bye-bye. Oh, shit. Oh, my God. Shit, ang taba ako na, man. Sikit. Oh my God! You're gonna be like... Pagod. Hirap maging Power Rangers. Papavideo muna ako sa labas bago tayo magre-resume ng content natin. Fuck! Ang solid. Ang hirap gumalaw. At siyempre, yung gloves na gagamitin ko, wala naman ako ibang gloves. Ito lang. Huwag na siguro ako mag-boots, mga master. Ang init. Talaging. Master, shit, ang init, sobra. Dami kong pakulo eh. So, ayun mga master, nakita niyo, sinuot ko na. Susuotin ko ulit siya ngayon para at least makita niyo yung allowance kasi kanina minodel-model ko lang, mukha akong tanga eh. Susuotin ko ulit ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gano'ng kaluwag, gano'ng kasikip sa akin yung medium size ng KYT na to. No? So, susuot ko ulit siya. At saka yung medyo napansin ko mga master, hindi ko medyo nagugustuhan sa kanya. Ito, yung foam na to, ayun, lumuluwa. Ayan, ang bilis niya matanggal. So, every time na isusuot ko siya, ipupush ko pa ulit, pabalik. Ayun o, ayan. So, overall, wala naman problema. Para sa akin, ha, wala naman problema. So, din natin. Ayan, solid. Yung lock niya, double D na rin. Hindi siya quick release. At itsura niya mga master. Yan! Gano'n siya kalit sa akin.
Medium ako sa AGV. Yun. So, medium din ako dito. Yung AGV ko mga master is Asian Fit. So, kung naka-AGV rin kayo at nagbabala kayo bumili nito, good choice yung medium mga master. Sa AGV nyo, ano, medium din. Ano? Medium, solid. Ayun, hindi masyadong makalag. Sabi lang, medyo naka-press yung piece niyo, meaning, tama yung fittings. Kasi kung medyo hindi naka-press yan, pag sa map lang tayo, kakalog yan. May malaki yung possibility na tumalsik yung helmet, ano? Ayun, solid lang. Wala masyadong ano. Yung tenga ko, hindi stress, hindi masakit. Ayun. Ano ba bang dapat ko sabihin? Ayan. Narorotate ko na maayos yung ulo ko. Ayan. Solid. Sa batok, natural lang. Yung foam lang talaga kanina na lumuluwa. Yun lang napapansin ko, hindi maganda. Pero all in, design, fittings, yung vision, hindi ko pa matatry ngayon. So, next vlog, kasabay ng pag review ko ng gulong, gagawan ko rin ng content itong vision ng KYT. Ano? Kasi feeling ko, maganda siya. Oh, feeling ko okay siya kasi mataas yung ano niya. Mataas yung, kumbaga yung itong tawag dito, yung pinaka tanawa ng ano niya, batok. Batok ng noo. Ayan. Ayan, kita. Kahit nakayuko kung gano'n. Ayan. So, ayan lang yung mga master. Quick review natin. Medyo mahaba na to. Parang nasa 10 minutes na. So, ayun. Kung may mga katanungan pa kayo mga master, comment lang kayo sa baba. Maraming salamat sa panonood. Kung umabot mo kayo sa part ng vlog natin na to, no? Maraming salamat sa mga master. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel, Ride Shape Master. At ayun. Kung gusto niyo rin ako makilala sa Facebook ko, ako si Eddie Panagsagan. Follow niyo na lang ako doon. At saka sa page ko, Ride Safe Master din. Yun, sa TikTok, Eddie Panagsagan, Ride Safe Master, yun. Ano pa ba? Ayun! So, balik na lang tayo kapag nagpanibago na tayong video, mga master. Kita-kits na lang tayo sa labas. Ride Safe, mga master. Bye-bye. At yun, mga master, minakalimutan pa ako kinabukasan na to. Saka ko lang naalala. Mag-shoutout ulit pala tayo, no? Para sa mga nag-comment sa mga sa video ko nung kahapon. I mean, yung nakarang araw pa, yung Pirelli, tawag dito, Rosso Sports, ano, may mga nag-comment doon, nagpapasharot sila. So, eto. Anyway pala, pasasalamatan ko lang, eto si Master John Flores, ayan, sa nag-request ng video natin na to, na-review ko itong bagong bili nating helmet, ano. Maraming salamat, Master John Flores, ano. Tsaka kay Master Rowie, ayan, Rowie Regondola, tropa ko to, tropa. Solid yan, solid. Police. Ay, police. Tsaka kay Madam Brianna May Jandayan. Ayan, Handayan o Jandayan. Yan, maraming salamat Madam sa lagi mong panonood. Lagi ko nakikita yung mga comment mo. At tsaka kay Master Aldwin Bergonia. Ito, lagi nagko-comment sa Facebook natin to si Master Aldwin Bergonia. Solid yan. Sholi pare. At tsaka last kay Master Mark Rufo. Ayan, solid kayo. Maraming salamat sa panonood at sa suporta nyo mga master. At yun, siguro yun, tapusin natin itong video na ito mga master. Kung umabot man kayo sa part ng video natin na ito, maraming salamat sa panonood. Hit like, comment, share, and subscribe. Muli, see you around. Ride safe mga master. Bye bye.